Magandang umaga, Pilipinas. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Bahagyan lumakas itong sa Typhoon Maysak habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 1,980 kilometers, silangan puya ng Hilaga, Mindanao. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 200 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Kapag napanatili po nito ang current speed and direction, inaasahan bukas ng hapon o gabi ay nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa oras na tumawid ito ng ating power line, ay bibigyan ito ng lokal na pangalang Chedeng. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Henner Kitlong, inaabisuhan po lahat na mag-monitor ng weather updates hinggil sa naturang bagyo, no? Dahil posible ito makaapekto sa northern at central Luzon, pati maging sa southern Luzon. Yung sentro po ng bagyo ay maaaring dumaan near Metro Manila sa oras na lumapit ito sa ating kalupaan. Sa ngayon, bagamat malayo pa ang bagyo at walang direktang epekto sa bansa, yung trough o yung extension ng mga kaulapan nito ay magdadala na maulap na kalangitan na may ilang pag-uulan sa Maykaraga, Northern Mindanao at Davao region sa mga susunod na oras. On the other hand, maganda panahon naman ang mararanasan dito sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos, sanhi po yan ang umiiral na ridge of high pressure area dito sa may Hilagang Luzon. Ang Metro Manila at natitirang bahagi na bansa, asahan po natin ang fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms. More about the weather, aming ihatid makalipas lamang ang ilang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Namanong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Bilang inyong gabay sa mga unang araw ng Abril, i-check po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan natin dito sa Baguio City, asahan po ang bahagya maulap na kalangitan simula bukas hanggang sa Biyernes. Dito naman sa Metro Manila, ayon po sa Pag-asa, makakaranas rin tayo ng generally good weather condition, magdala lamang ng payong bilang panaga sa init ng araw o possible thunderstorms especially sa Friday. Dito naman sa Metro Cebu, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo pag-uulan o pagkidlat pagkulog sa susunod na tatlong araw. Ganitong weather condition din po ang aasahan natin dito sa Metro Davao. So magiging mainit sa umaga at tanghali, ngunit posible rin po ang thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi bukas sa Thursday at sa Friday. At finally, dito sa may Zamboanga City, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa susunod na tatlong araw. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin ang aming susunod na update mamayang alas 11 ng umaga. Ang update na ito'y hatid sa inyo ng Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl, April Enerio. Magandang umaga!